Growing up in a small town in Bicol and wanting to escape dahil ang feeling ko ang lit-lit ng mundong yun, yung gusto kong kumawala, reading yung isa sa mga naging escape ko. So, lahat binabasa ko noon. Actually, ang unang pagbabasa ko, nangyari sa comics. Yung, kasi maaga na matay yung parents ko, pinampun ako sa relatives ko. Meron kaming kapitbahay na nung bata pa ako, 5-6 years old, binabasahan ako lagi ng comics. Every time nagbabasa ako, nagiging somebody ako. Nagiging police ka, or pilot ka, or madre, or criminal, lahat eh. So, pinalawak niya yung imagination ko at ginawa niya akong taong bukas. And kababasa ko sa library, madalas nababasa ko and eventually napapanood ko sa mga pelikula na pag nakapunta ka ng Maynila, lahat ng dreams mo matutupad doon. Lalo na sa Quiapo, dahil parang doon nagtatagpo lahat at nangyayari para matupad lahat ng mga kwentong gusto kong isulat. Noon na yung desire ko na, ay, yung mga binabasa ko, gusto ko rin basahin nila ako pagdating ng araw. I am Ricky Lee, and this is my persona. Sino ba naman din nakakakilala na taga-showbiz kay Ricky Lee? Ricky Lee? Ricky Lee is famous. Who doesn't know of Ricky Lee? He's a legend. One of the best, if not the best, na writer na whoever lived. Kasi syempre, pag Ricky Lee, alam mo na agad na matikang manunulat, di ba? So, fourth year high school, nakakita ko ng announcement sa Filipino Free Press na tatanggap sila ng short stories, maski sa mga baguhan. And so, nag-try ako. Binase ko sa Alamat ng Mayon Volcano, ginawa kong modern na love story at that time. Pinadala ko dito sa Maynila at natanggap siya. So, nabayaran ako. Fourth year high school, naramdaman ko na pwede akong mabuhay bilang writer dahil babayaran nila ako sa isusulat ko. Point of no return. Kumbaga, ito na, wala nang atrasan. O, sige, magpaka-writer ka na. Every movie, every work that Sir Ricky Lee produces, it's like, it has a story of what it is, not just to be human, but also what it is to be a Filipino. And he's left that kind of legacy, and it would be a shame if people don't know that. Based on the films that I like Moral and Himala, I think he has a very good grasp of the human condition. Na there is philosophy pero hindi malalim yung mga linya. Si Ricky kasi yung nagsasabi sa'yo na lahat yata ng story na isulat na or na ikwento na, pero yung paraan ng pagkwento nito, yun yung hindi pa. I'm a morning person. I wake up at 3 or 4 in the morning and then I go straight to the computer. I play music when I write. Ang Diyos ay hindi filmmakers o hindi writers, musicians. So, I write dahil I'm driven by my passion for music. Yung structure ng Moral was guided by a song by Van Morrison, Madam George. Moral is, alam ta, aminin naman ni Sir Ricky, one of his favorite creation. At kasi nga maraming chika. Tapos ang conflicts kasi apat yung characters na iba-ibang personality. Doon ako talaga napahanga yung, grabe, yung ang galing niya talagang sumulat. So, kung gano'ng ka-fluid yung structure niya, kung saan lang pumupunta, gano'n din yung Moral. So, na-impluensyahan ng rhythm ng music, yung sinusulat ko. Writer's material siya. Sobrang ganda nga ng Moral. Pwede mong gawing cartoons, pwede mong gawing stage play. So, kasi alam mo, yung power ng Moral is the script. Maski saan ka tumingin, may kwento eh. Pero mayroon kang sariling truth eh, sa pagkatao mo eh.
issue sa akin lagi yung wanting to belong kasi ampun lang ako and then lumayas ako and then nag-survive ako mag-isa. So, lagi ko may feeling na kumakatok ako para pagbuksan. And maggagawa ako ng kwento para ako pagbuksan ng pinto. So, maraming mga kwento ko, kwento ng mga taong marginalized, nasa gilid, ayaw papasukin, hindi makapasok. I mean, sa dami ng magaganda niyang ginawa, no? Would be Moral and Himala. Moral because it was really, really progressive. It was very feminist sa panahong hindi pa sikat ang feminism. It had a good understanding of even homosexuality by including those characters in the film. May issue rin ako sa authorities. May love-hate relationship ako sa mga tao nakakataas sa akin. Himala, for me, encapsulated so much of what the Filipino is. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa at ng mga Diyos! The idea of blind faith. The idea of melodrama, the idea of poverty, the idea of community. So, pag lumilingon ako at gumagala sa palibot, yung mga kwentong yun, may mga emotional truths sila tungkol sa belonging, tungkol sa issue with authority, etc., etc. So, lahat ng issues na yun, natutumbok niya yung issue sa loob ko, yun, material yun na gusto kong gawin. The very fact that you are aware of where you're coming from, of what wound you have in your heart and your soul, it gives depth to your writing. And it would impact people because it is that same wound that would reach out to the readers. Sa TV, ideally, at ito ang tama dapat, ang hari, ang writer. Sa pelikula, ang hari at ang on top, director. So, ang TV dapat medium ng writer. Kaharian ng writer. Ang pelikula, kaharian ng director. Nag-workshop na siya since 80s. Tapos, nag-stop siya ng matagal. Tapos, naulit ng uli noong 1999. So, ito yung time na ang dami talagang pumunta. Tapos ako, hindi pa ako nakapasa doon. So, ang ginawa ni Ricky, dahil gusto niya rin matulungan yung iba pa, nagkaroon siya ng cell groups. So, mga cell groups na to, headed siya by mga students niya rin. Like sila John Lana, sila Joseph Balboa. Tapos, nung graduation namin, we have to present kay Ricky. Then after siguro 1 week, tinawagan ako ni Ricky. Kinuha niya na ako na magtrabaho sa ABS-CBN. So, kinukuha ko yung mga workshoppers ko at sinasalang ko sila sa mga shows na yun. Kumakita man kayo ni Itay dyan. Pakikamusta mo ako, ha? Dads naman! Unay ko pa naman yung pamamasada, eh tinatapak-tapakan na nga ito si Bunso! Tunghayan natin ang natatanging kasaysayang ipinadala ni Philip. Masakit ang pagkakaiwalay namin magkakaibigan. Very demanding, very draining, very challenging, but very exhilarating also. When you are able to make it work. Pero it, ang daming kinukuha sa'yo eh. Sa TV eh, hihigop ka niya in all directions eh. And kung magtatrabaho ka sa TV, hindi ka pwedeng andun ka and yet you're not present. Kung nandun ka, you're really present. So you're open to be pulled in all directions. So dahil nasanay na ako doon, hindi na ako sigurista. Ah, experimental film, sige buksan ko. Ah, alternative film, oh, sige buksan ko. Ah, mainstream, sige buksan ko. Open ako sa lahat ng pintuan na magbukas. I think lahat ng pelikula ay good or bad film. Good or bad Filipino film. Ikalawa, I think it's so counterproductive na i-label mo agad na dito ka. And then automatically maganda, automatically hindi maganda dahil mainstream. I think nagiging counterproductive yung ganun. I think in the end, look for material, neutral lahat ng material, then pagandahin mo. I never wanted to direct. Ang dami-dami kong offers since noon, but hanggang ngayon ayaw kong mag-direct. I am a writer and I will always be a writer.
Writing for me is a very scary thing. I used to write a lot of poems and essays, pero I never really had an idea on writing films, even if I've been doing films all my life. So this is a whole different genre. It's screenwriting, it's writing for film. In the past, yeah, mostly I write magazine articles, I write books, and so this was a whole different challenge. Workshop ko, every batch is a mix. So meron akong baguhan, may datihan. Meron akong exposed, hindi exposed. Meron akong director, may artista, may cinematographer or producer, may teacher. Mini-mix ko talaga yon eh. Para they will feel na in the end, lahat tayo nagsisimula sa step one. But because also I'm planning to direct my first feature next year, so I said it's a skill that I would really love to learn because, you know, writing and directing goes hand in hand. So it's a win-win situation for me to be able to learn from Sir Ricky and also to have a backbone in filmmaking. Kung baka sa mga chef, I don't reveal my secret recipe. Si Sir Ricky, lahat, buong puso nire-reveal niya. Yung talagang word for word, one by one. Sishare niya sa'yo kung ano yung alam niya, kung ano yung meron siya, at kung ano yung nasa utak at puso niya. Ang hirap maging writer. So, if you're a writer, and then you feel there are other writers, kindred spirits, baguhan man, datihan man, marunong man, hindi marunong, naging isang community kayo, mga kapatid, you're not alone. We actually devoted 16 Sundays of our lives, 9 to 6. Can we really do this? Because that's our Sunday, right? But then you think about how Sir Ricky has devoted practically every single Sunday of his life doing this. On a separate day, pwede niyong i-develop lahat yung process. And it's been such an incredible experience. Pag tinanong mo sila lahat, laging ayaw nilang magtapos yung workshop. So it can, they want it to go on and on and on and on. Nawala yung Sunday na nililook forward nilang pupuntahan. Parang it's a magical place to be in this home. So we've all found a home here. Pag nanggaling ka sa workshop ko kasi, hindi ka selfish eh. You believe in a bigger community. You don't think na ito lang ang career ko, ito lang ang gusto ko, itong idea ko, baka manakaw eh. Nagtutulungan sila eh, tutulungan mo ako sa project ko, or mag-feedback ka, or kukunin kitang artista dito. So it's a community. So they become more generous because what I tell them sa day one is usually what I tell them sa last day, which is, mahalaga na maging mahusay kayong scriptwriter, pero mas mahalaga na maging mas mabuti kayong tao. So yun talaga yung sobrang tumatak sa akin, na hindi ka, ang hirap magkwento kung wala kang empathy. Ang hirap gumawa ng kwento kung wala kang pakialam sa ibang tao. And yun eh, being a filmmaker, ang dami mong responsibilities. Your medium is so strong. Kasi sa puso mong yan, kailangan ilagay mo lahat ng kriminal at madre at teacher at corrupt na official. Kasi lahat sila mga characters eh, na kailangan mong yakapin. Kailangan magkasya sila sa puso mo. Eh kung ang puso mong lit-lit at ang kurikuripot, it won't work. Yun yung paulit-ulit niyang sinasabi sa amin na para makapagkwento ka, kailangan mong kilalanin yung sarili mo, kailangan mong kilalanin yung ibang tao. So you need a big heart. So day one and then last day, yun ang usually pabiling ko sa kanila. Have a big heart. Ikalawa lang doon yung magpakabuti kayo sa pagsusulat, but have a big heart first. And for the information of everybody, na hindi po nakakaalam, si Sir Ricky Lee po ay nagbibigay ng scriptwriting workshops sa mga practitioners at sa iba't iba pang mga tao na gustong maging writers in the future for free po. So yun po yung dahilan kung bakit meron kaming mga ganito klase na pakulo para makapag-donate naman po tayo sa scriptwriting workshop na yan to help other inspiring writers at tutulungan po ni Sir Ricky Lee na magaling na manunulat. Palakpakan naman natin Sir Ricky Lee in the house. Isa ako sa mga workshoppers ni Sir Ricky na nakikitulog kina Sir Ricky kasi I came from Pampanga eh. Nung nag-workshop ako at that time, sobrang batang paslit lang ako sa Pampanga, so mahirap ka, ang hirap-hirap ng financial-wise and all these aspects. Pero isa sa Sir Ricky sa hindi lang bukas siya bilang tao, pero bukas din yung tahanan niya sa mga taong kagaya ko na nangarap. Before being a good writer, we should be good people. Because in this industry, it can really cutthroat.
and alam mo, may feeling na there's not enough space for everyone. But in truth, there is, because every person has his own story to tell. So that's what Sir Ricky taught us. So mas nakakalakas siya ng loob na sabihin yung sarili mong kwento. An effective storyteller who knows his ideals or his vision. And that's one thing I've learned from Sir Ricky Lee. So, kumbaga, dapat kilala mo yung sarili mo and what's your vision and ideals in life. Lalabas at lalabas yun sa mga stories mo. Meron nga siya sinasabi na may tatlong paraan para pumunta sa Quiapo. Yung isa, yung diretsyo na pupunta lang siya sa Quiapo. Sasakay siya dun sa nadaanan na ng iba. Yung isa, yung maliligaw-ligaw siya, pero at the end, makakapunta siya sa Quiapo. At yung isa, hindi siya makakapunta sa Quiapo at all. Pero yung mapupuntahan niya ang lugar, mapapaniwala niya yung mga tao na it's sa Quiapo. At lahat yon nakapunta ng Quiapo and they're all successful sa Quiapo na mapupuntahan nila. Sa hirap ng pagsusulat, sa dami ng kailangang matutunan, sa dami ng circumstances na magpapahirap pala sa pagsusulat, huwag mawala yung playfulness mo, lalo na ng imagination mo. Because in the end, naglalaro ka, nag-invento ka, nag-imagine ka ng mga sitwasyon na posibleng wala o hindi pa nangyayari. So, the playfulness should be there. The child in you that can look at the world with amusement, with wonderment, with bemusement, wanting to imagine it in another way, dapat hindi mawala yung batang yun sa loob.